Kahit malaki ang problema ang kinakaharap ng buong mundo ngayon, lilipas din yan. At huwag natin kakalimutan ang diwa ng Pasko. Yan ang tema ng aming Christmas Station ID ngayong taon sa aming bagong tahanan, TV5. At ipapasilip namin sa inyo ngayon ang ilang mga exclusive na behind the scenes sa aming Christmas Station ID dahil tuloy ang Pasko! Hindi matitigil ang Pasko dahil kung lagi kang may pag-ibig na kayang ibigay sa kapwa mo, tuloy na tuloy ka lang. Simula pa lang ng 2020, tayo ay sinubok. Nang ang Bulkang Taal pumutok. 76 naman ang naitalang namatay. Kinukumpirma ng sinundan pa ng pinakamatinding krisis, ang coronavirus o COVID-19. Pandemya na nararanasan ng buong mundo. Hanggang ngayon, tinitiis ang epekto nito. At sa kasagsagan ng buhay na walang katiyakan, sunod-sunod na bagyo pa ang ating naranasan. Buhay at kabuhayan nawasak, naanod, tuluyang na maalam. Kahit na dumaan tayo sa pinakamadilim na pagsubok, ang buhay ay may liwanag at pag-asa na maiaalok. Tuloy ang Pasko sa gitna ng pandemya, pagkatakot at pangamba. Anumang hirap, may regalong hatid para sa ating mga kapatid. Ngayong taon, hindi lang mga ordinaryong Pilipino ang sinubok, kahit pa nga ang mga bituin. Tandaan nyo, tuloy pa rin ang Pasko. Let's say in advance of magkahalong lungkot at saya ang dinulot ng taong ito para sa singer at host na si Billy Crawford. Thank you so much to everybody for celebrating. Narinig natin ang masayang balita kay Billy at Colleen. At ngayong taon, dumating ang pinakamaganda nilang blessing. Si Baby Amari. I'm a very happy husband. Pero nung nagkaanak po kami, ay mas naging masaya kaming dalawa. So, Amari has been such a blessing. I mean, sunod-sunod yung trabaho. Kahit sa season na ito, healthy kami and safe kami. Yung dinala ng anak namin ay kasiyahan. Nagkaisa kaming pamilya. So, kumbaga, yes, may pinagdadaanan ng lahat, pero meron tayong specific blessing talaga na binibigay ni Lord. Alam nyo guys, dahilan para lalong maging excited sa Pasko ang bagong daddy na si Billy. You can't look back. You have to look forward to ano yung kinabukasan mo. So you make life what you want. Tulad ni Billy, ang komedyante at singer na si Kay Brosas, naging matatag kahit pa sinubok ng pandemya. Hindi siya nawala ng pag-asa. Sabi ko lang na may dahilan ng lahat at ayun na nga, tama nga, may kapalit. May kapalit na mas maganda and looking forward ako sa matapos na yung taon. Dahil feeling ko 2021, babawi tayo sa 2021. Hindi kita inaano, huwag ka sumaba. Hindi kita inaano. At kahit sa kanyang social media, hindi nawala ng dahilan si Kay na magpatawa. Para sakit ng ulo, sakto. Ay, Kuya, it really hurts. Gusto ko lang bumili ng gamot, Kuya. Ang dami na pinagdaanan, hindi lang ngayon taon. Diba, through the years. Pero ang hindi natin mawawala sa atin ay yung bumabangon tayo ulit at tumatawa. Good morning, Philippines! Good morning around the world! Eto na! Eto na ang aking first vlog. Kwento naman ng komedyanteng si Bayani Agbayani. Ano mang problemang dumaan sa kanya, kayang-kaya. Pinatatag na raw siya ng matinding karanasan sa buhay. Madikit ko sa iyong mga wounds. Tatawa na natin gagawin. Ang mahalaga ngayon, makasurvive tayo. Hindi tayo kapitan ng COVID-19. Walang virus, walang anumang sakit ang pamilya natin. Yung pa lang, tuloy-tuloy na ang Pasko. Ang kanyang nanay at sariling pamilya ang pinaguhugutan niya ng lakas. Alam ka ngayon, hindi ako makapaniwala kasi binigay
Grabe naman kasi ang hirap na inabot ko. Alam mo, 3 taon pa lang ako namatay na ang tatay ko. At ang lagi kong iniisip, bibigyan ko ng magandang buhay ang nanay ko at ang mga kapatid ko. Siguro kaya binigay sa akin ng Panginoong Diyos sa loob ng napakatagal na panahon. Siguro sabi, Bayani, sobrang hirap mo na. Paano ko ba? Emosyonal naman na ikinwento ni Waki Kiray ang kanyang pinagdaanan nitong lockdown. Malungkot kasi hindi ko alam kung paano ko pa... Oh, naiiyak ako! Paano ko pa matutulungan yung hindi pa tapos yung mission ko sa mga mahal ko sa buhay, sa nanay, tatay ko. Tulad ni Bayani, pamilya ang naging lakas ni Waki. Mahal na mahal ako ni God. Nandyan siya para sa akin. Kasi... magbubuhat na ako ng sarili ko baka napakabuti kong anak. Kaya andyan siya, lagi niya akong ginagabayan. God bless you everyone! Mag-ingat po tayo lagi. Please, mag-ingat! Sobrang ingat! Nahanap na ni Kuya yan. Napalitan naman ng lungkot ang imaheng ito ni Alex Gonzaga. Hi netizens! Ikinwento niya sa kanyang vlog ang pagkakaroon niya ng nakamamatay na COVID-19. Result na positive na nga ako. Okay, so kakagising ko lang ngayon today 4 p.m. And ngayon ko lang dinarealize, wala na rin pala akong panlas. Pero nang malagpasan niya ang pagsubo, mas lalo raw siyang napalapit sa Diyos. Epektuhan kami ng pandemic kasi po alam naman siguro ng ano, lalo na ng mga subscribers ko na kami po ay sa family namin nagkaroon po kami ng COVID. So syempre marami kami mga tao na at mahal sa buhay na hindi nakikita, matagal namin hindi nakikita. Syempre yung mga simple get together with the family, yung mga pamangkin ko, apo ng mami, mga apo ng parents ko, hindi nila nakita dahil nagkaroon kami ng sakit, so kailangan namin talaga na hindi muna magkita-kita. Thank you Lord, because so far... Nagpapasalamat siya sa pangalawang buhay na ibinigay sa kanya. We're very, very blessed, no, that we were able to, kahit papano, maging blessing sa mga katrabaho namin, nakakatulong kami in a way. Thank you guys for watching. Yes, Philippines! Miss Philippines graduated from the Ateneo de Manila University earning at magsusungit kasi. Sino nga bang magsasabi na mula sa kanyang nakatutuwang video sa social media? Tatawid pala sa telebisyon si Aunt Julie, ang profesor na si McCoy. Nabigyan ng break bilang isa sa mga host ng Lunch Out Loud ng TV5 at Bright Light Productions. Kasi maraming tao ngayon sa bahay, di nakalabas, so gusto nila ng good vibes. But also, I'm very thankful because nabigyan tayo ng opportunity to spread happiness, not just online but also sa national television. At mahina yung puso ko sa mga prank na yan. Sa tingin ko kasi kahit ang dami nating mga pagsubok na pinagdaanan nitong mga nakaraang buwan at ngayon na nasa pandemic tayo, yung essence kasi ng pagkakaisa, yung essence ng pagiging nandyan para sa isa't isa, hindi yon mawawala. Hanggang nandoon yon, feeling ko ang essence ng Pasko tuloy-tuloy. To check on the pregnancy. Salamin ang kanilang mga kwento, ang kanilang mga karanasan. At ito ang aking pinakabonggang-bonggang napanalunan. Tulad din ang kwento ng marami nating mga kababayan. Tayo'y maging liwanag ng Pasko. Tulong-tulong tayo. Tayo'y liwanag, ikaw at ako. Tuloy pa rin ang Pasko. Pang ating pinagdaraanan. Pinaglalayo man tayo ng social distancing. Magkakarugtong naman ang ating mga puso, magkakapatid at magkakapamilya. Hindi tayo mauubusan ng dahilan na magmahal, gumiti, magsaya at tanggapin ang pinakamahalagang regalo sa buong taon. Yan ay ang bawat isa. Tuloy
patuloy pa rin ang Pasko. Yeah.